We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang pinakamalalaking balita ngayong Miyerkules. Bangkay ng 52 anyos na lalaki natagpo ang palutang-lutang sa ilog sa Nasugbu, Batangas. Bus nasunog sa SLEX sa bahagi ng Binyan City, Laguna. Mga pasahero ligtas. Karagdagan traffic enforcers itatalaga sa Barangay Tingga Itaas sa Batangas City. Mga overloaded na sasakyan mahigpit na babantayan. Kadiwa store sa regional office ng DA Calabarzon, wala pang ibinebentang 29 pesos na kada kilo ng bigas. Implementasyon ng Project 29 sa Calabarzon, hindi pa tiyak kung kailan sisimulan. At kwento ng pagbangon at pagpupursige ng isang single mom na namatayan ng anak dahil sa dengue tunghayan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Umarangkada na ang enrollment sa mga pampublikong paaralan sa bansa. Sa Batangas City Integrated High School, Lunes pa sila nagsimulang tumanggap ng enrollees. Magtatagal ang enrollment period hanggang July 26. Sa July 22 hanggang 27 naman ang itinakdang Brigada Eskwela. Magsisimula ang unang araw ng pasukan sa July 29, 2024 at magtatapos sa April 15 sa susunod na taon. Nalungkot daw ang Teachers Dignity Coalition dahil hindi nasunod ang panawagan kaugnay sa pagtatalaga ng bagong DepEd Secretary. Sa kabila niya, nagpahayag pa rin sila ng suporta sa bagong kalihim ng kagawaran na si Senator Sunny Angara. Narito ang report ni Paul Hernandez. Sa July 29 pa ang pasukan sa maraming public schools sa bansa. Pero maaga nang papasukan ni Senator Sunny Angara ang bago niyang tungkulin bilang DepEd Secretary matapos siyang italaga sa posisyon ni Pangulong Marcos Jr., kapalit ni Vice President Sara Duterte. Sa official statement ng DepEd, sinabing wini-welcome nila ang pagkaka-appoint kay Angara bilang bagong kalihim. Pero ang Teachers Dignity Coalition o TDC nalungkot daw nang malamang isang halal sa posisyon o politiko ang magiging leader muli ng DepEd malayo sa naging panawagan nila noon. If it is related to education, dapat educators o teachers ang bibigyan natin ng priority. We hope that in the near future ay magkakaroon din tayo, magkakaroon na tayo ng panuntunan, paano pumili ng ating mga DepEd Secretary. Magkagayunman, buo pa rin daw ang ibibigay nilang suporta sa bagong kalihim. Kasama sa hamon nila kay Angara ang pagbubuo ng mga batas na magkakalinga at kikilala sa mga guro. Dahil siya mismo ay, nung siya ay nakaupo sa Senado, may mga panukala siya na batas tungkol sa mga kapakanan ng mga guro. Inaasahan namin na bibigyan niya ng aksyon. Ikinalulugod din ng ilang guro na may tatao na sa bakanting posisyon sa gabinete. Siya ang nangangalap ng mga pangangailangan ng mga teachers, ng mga learners, at siya rin po yung kailangan mag-decide kung ano po ang maganda para sa mga guro at sa mga estudyante po. Natutuwa po ako gawa ng meron na ulit na leader magtataguyod sa aming mga guro, lalo tigit sa DepEd. Siya yung magiging gabay sa amin. Sa July 19 ang official resignation ni VP Sara bilang DepEd Secretary. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Natagpo ang palutang-lutang sa ilog sa Nasugbu, Batangas ang bangkay ng 52 anyos na lalaki. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Nakasubsob sa mababaw na bahagi ng Wawa River at wala ng buhay ang 52 anyos na mangingisda mula sa Barangay Wawa, Nasugbu, Batangas nang matagpuan ng mga otoridad alas 9 ng umaga kahapon. Ayon sa Coast Guard, hapon pa raw noong July 1 ang huling namataan ng ilang kasamahan ang biktima. Laking gulat daw ng mga kaanak at kasamahan sa pangingisda na bangkay na nila itong natagpuan kahapon. Ako din doon sa kanyang kapatid. Ito po yung namaalam sa kanya ng alas 8 na pupunta po sa pangingisda. Ngunit ayon po sa pag-imbestiga namin na nakita daw po niya, ito po yung sana kasama nila na
paingisda na pagkasundo po yata nila ma'am na mag-inuman ng mga oras na yon. Sa salaysay ng mga kasamahan ng biktima sa otoridad, sinabi ng mga itong alas 4 pa ng hapon noong Lunes nang maghiwa-hiwalay na sila. Tingin ng Coast Guard na Sugbu, posibleng habang pauwi ang biktima ay napadpad ito sa ilog at doon na nangyari ang insidente. Lumalabas naman po sa investigasyon ng pulis na walang foul play na nangyari. Sa pantaha po namin nalulas or nahilo na bago or nakatulog na. Then kaya po nalulas kami alis drowning, nasusok siya sa ilo, hindi na po siya nakarecover. Naiuwi na sa ngayon ang mga labi ng biktima sa kanilang tahanan habang sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang pamilya nito. Pagtitiyak ng Coast Guard na Sugbu na bago pa man pumasok ang habagat, puspusa na ang kanilang pag-iikot sa mga coastal area upang magbigay ng paalala sa mga residente at mangingisda para maiwasan ang kaparehong insidente. Huwag na huwag papalaot ng nasa impluensya ng alak. Na sa ganun po ay nasa tamang disisyon po sila. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Kita talaga ang karagdagang traffic enforcer sa Barangay Tingga Itaas sa Batangas City kasunod ng mga naitalang aksidente sa lugar. Mahigpit ding babantayan ng TDRO ang pagdaan ng mga overloaded na sasakyan. Nagbabalik sa report si Denise Abante. Pagkahulog sa bangin, hindi makaahon sa mataas na bahagi ng kalsada dahil umano sa overloading. Yan ang mga karaniwang aksidenteng nangyayari sa zigzag road na ito sa Barangay Tingga Itaas, Batangas City. Tad-tad man ng warning devices, hindi pa rin daw talaga maiwasan ang aksidente sa itinuturing na isa sa mga accident-prone area sa lungsod ng Batangas. Plano man ng pamunuan ng TDRO na magdagdag ng mga traffic enforcers na magbabantay sa kalsada, hindi pa rin daw ito makasasapat para maiwasan ang pagdaan ng mga overloaded truck sa lugar. Pinaplano din natin na magdagdag nitong no overtaking and no overloading, ano? Pero doon sa tanong kung ano yung solusyon, possibly yung weighbridge, ano? Basically, ang involved doon ay yung mga trucks na overloaded, allegedly ay overloaded. Malaking bagay kung tayo ay magkakaroon ng weighbridge and then may ipatupad natin strictly yung no overloading policy. Pabor ang motoristang si Cyfred sa pagkakaroon ng weighbridge na siyang magsasabi kung overloaded ang sasakyan. Opo, kung may sa batas naman po yun at magagawa po at may sakatuparan ng ating munisipalidad, eh bakit po hindi? Para po kumbaga sa aming mga motorista sa lahat po ng dumadaan dito, mawala po yung pangamba nila tuwing dadaan dito sa dito po sa May Tingga Itaas po. Pero ayon sa DPWH Batangas 2nd District, hindi raw kakayani na magkaroon ng weighbridge sa lugar. Puspusan daw ang kanilang pagbibigay ng mga sulat sa kumpanya ng mga truck na madalas dumaan sa lugar na iwasan ang overloading. Malaking area yun eh, nasa mga 1,000 or 2,000 square meter. Wala tayong right of way, kaya hindi makapaglagay ng weighbridge. Ang solusyon lang namin, nagsusulat na lang kami sa mga companies na babaan yung load. May mga letter ako sa lahat ng kapulisan. Nakaplano na rin daw ang paglalagay ng ilaw sa naturang kalsada at sa iba pang national road sa Batangas City. Marami akong for funding, kaso mo hindi naman nare-release. Priority din yan pag ang budget ay kulang, galing naman niya sa General Appropriation Act. Naglalagay ako lagi, Batangas, Quezon, solar light. Paulit-ulit na abiso ng mga otoridad na iwasan ang overloading, lalo na sa mga delivery trucks upang maiwasan ang aksidente. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Wala pa ang ibinebentang 29 pesos na kada kilo ng bigas ang Kadiwa Store sa Regional Office ng Department of Agriculture, Calabarzon. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul. Alam mo Ace, nasa 20 kooperatiba na raw sa Calabarzon Region yung nagpahayag ng kanikilang intensyon o interes ng pagsali dito sa Project 29 ng Department of Agriculture. Lunes, Miyerkules at Biyernes ang schedule na bukas ng Kadiwa Store sa DA Calabarzon Office sa Lipa City. Kakaunti lang ang mamimili ngayong araw. Kadalasang Lunes daw ang dagsa ng mga mamimili para sa Lingguhan na raw na supply. Fresh milk, gulay at meat products ang mabibili rito. Mas lower po kami ng 15 to 20 pesos. Kasi po grantee po kami ng government. So yun po yung to give back po dun sa grant na
pinagkaloob po sa amin. Pero kapansin-pansing walang bigas, hindi gaya sa Metro Manila na nakapag-pilot na ng Project 29 kung saan makakabili ng 29 pesos ng kada kilong bigas. Wala pa raw abiso kung kailan yan maibababa sa rehiyon at probinsya. Sa aming pagkakapag-attend sa meeting, merong identified size lang at sa NCR muna. Okay. So NCR muna, 5 to 10 sites sila, and then eventually magkakaroon sa mga regional offices nearby din sa Metro Manila, and then of course again sa buong Pilipinas. Posible naman daw ito, pero kung kailan, yan ang hindi pa malinaw. Tinitingnan pa raw kasi ang supply ng bigas. Ayon sa DA Calabarzon, may humigit kumulang 20 kooperatiba sa rehiyon ang naghayag ng kanilang intensyon para makapagbenta ng 29 pesos per kilo na bigas. Talagang direktiba at clean up, pinagpaplanuhan. Hindi ko kasi basta pwedeng ilagay kung wala akong magtitinda. Pangalawa, yun hong, of course, yung ating allocation, tinitingnan ho yan. And right now nga po, ang direktiba is unahin muna ang Metro Manila. Dumaraan daw sa screening at evaluation ang mga kooperatibang nais sumali sa Project 29. Sa ngayon, naglalaro sa mahigit 50 pesos ang presyo sa kada kilo ng bigas sa mga pamilihan. Ace, kasama raw sa binabalangkas ng DA Calabarzon ay yung gagawing sistema rito. Kabilang na dyan yung kung ilang kilo lamang yung pwedeng bilhin ng consumer. Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Nasunog ang isang bus sa SLEC sa bahagi ng Binyan City, Laguna. Ang mga pasahero ligtas. Nakatutok si Paul Hernandez. Hindi tinantana ng mga bumberong bombahin ng tubig ang nasusunog na bus na yan sa South Luzon Expressway o SLEC sa bahagi ng Binyan sa Laguna. 10:40 ng umaga kahapon nang magliyabang bus, lula ng hindi matiyak na bilang na pasahero. Yung bus po ay from Borongan, Samar. Tapos ang destination po nila ay sa Pasay. Naitabi pa raw ng driver ang bus sa gasolinahan bago tuluyang nagliyab. Problema sa preno ang sinisilip na dahilan ng sunog. Ang kwento po nung driver ay naramdaman na niya nawawala yung hangin ng preno niya. Nagsimula siya sa right rear portion ng bulong. Ligtas ang driver at mga pasahero na sinundo rin ng back-up na bus. Walang nadamay na ibang sasakyan sa pangyayari. Idineklarang fire out ang insidente 11:10 ng umaga. Paul Hernandez, Balita Southern Tagalog. Mga kapuso, ito ang inyong GMA Regional TV interview sa Balitang Southern Tagalog. Ngayong Hulyo ay pinagdiriwang ang National Disaster Resilience Month. At kasabay nito ay iba't ibang aktibidad ang inilatag ng Office of Civil Defense o OCD Calabarzon para mabigyan ng sapat na kaalaman sa paghahanda sa anumang kalamidad ang mga LGU, maging ang publiko. Kaugnay niyan, makakapanayam natin si Ginoong Randy De La Paz, ang spokesperson ng OCD Calabarzon. Magandang hapon po, Sir Randy. Magandang hapon, Sir Ace, at sa lahat ng ating tagapakinig. Sa inyong himpilan, magandang hapon po sa inyong lahat. Sir, ano-ano mga aktibidad ng OCD ngayong National Disaster Resilience Month at bakit mahalaga ang regular na pagdiriwang ng disaster resiliency? Actually, first of all, we would like to thank you, no, for inviting us para ma-advocate namin ang iba't ibang mga aktibidades na inihanda ng Office of Civil Defense kasama ng iba't ibang member agencies ng ating National, Regional, and Local Disaster Risk Reduction and Management Council. Marami tayong nakahandang mga activities. Isa na po dyan yung mga isasagawa natin na mga mobile and video photography contest para sa ating mga kababayan. And at the same time, marami rin po tayong mga series of learning session na ibibigay sa pangunguna ng National Disaster Risk Reduction and Management Council at yung iba't iba nating counterpart in the local level, ang ating mga provincial, city, and municipal DRM councils. They have a lot of activity na nakahanda for this month. Sir, paano makakatulong ang mga nabanggit na aktibidad sa pagpapalakas ng kakayahan ng komunidad sa pagharap sa kalamidad?
Actually, sir, the goal of this National Disaster Resilience Month is to ensure na mulat ang ating publiko, no, sa usapin ng katatagan ng bawat isa sa pagharap sa hamon ng mga disaster event. So, with this National Disaster Resilience Month, we highlight all of the activities na magbibigay ng advokasya, magbibigay ng pansin sa pagtataguyod, no, ng isang disaster resilient Filipino community. So with these activities in line, maaasahan po natin, no, na magiging bukas ang kamalayan ng ating publiko that again, disaster risk reduction and management as a way of life. Ito po ay bahagi na ng ating buhay. That's why it is imperative on the end of our general public na alam natin, no, yung mga tamang kahandaan bago, habang at pagkatapos ng mga kalamidad. Because again, this is a way of life. Bahagi na ito ng ating buhay. So it is also important that we on our daily lives, sa ating mga ginagawa araw-araw, maging bahagi na ang disaster preparedness. Sama-sama tayo na pataasin ang antas ng kahandaan. At sabi nga po nila, ang tamang kahandaan ay tamang kaalaman. So that will be serve as lesson to everyone. Sir, ano-ano naman ang mga dapat tandaan at gawin ng bawat LGU at pamilya upang maging handa sa anumang kalamidad? Of course, Sir Ace, we are advocating lahat ng mga disaster prevention, mitigation, and at the same time, lahat ng mga disaster preparedness. Maganda na taglay ng pamilyang Pilipino yung mga kahandaan, kagaya na lamang ng simpleng pamamaraan, that they should be aware na dapat sa isang tahanan, meron tayong mga nakahandang go bag or yung mga ibalde na sinasabi natin. And then, in our respective family, maganda na maging bahagi rin ang usapan, no? Ano nga ba yung mga evacuation plan na dapat aware tayo na embedded sa ating mga community, sa ating mga pamayanang kinabibilangan. Tayo bilang mga pamilyang Pilipino sa hapagkainan, maganda na pag-uusapan na isi-share ng ating mga magulang, anak, saan ba yung mga evacuation route, saan ba yung evacuation center na malapit sa atin, so that in the event of any untoward incident na kailangan natin lumikas, alam natin kung saan tayo pupunta. So with all these simple things na pinag-uusapan araw-araw, ang mga usapin pang kaligtasan na ito, malaki ang maitutulong nito, no, sa ating pamilyang Filipino in order to ensure that we are well prepared. Panghuli na, sir, ang mensahe po ninyo sa publiko. So of course, we are inviting our general public, ang ating pamilyang Pilipino, na suportahan po natin ang national government sa pangunguna ng National Disaster Risk Reduction and Management Council kasama ang mga regional DRMC. We hope na mabuhay po tayo, no, with this year's theme, Bantayog ng Katatagan at ang Pagbubuklod sa Layuning Kahandaan. Maraming salamat po, Sir Randy De La Paz, ang spokesperson ng OCD Calabarzon. Binigyang pagkilala sa BNS Convention 2024 ang mahigit 1,600 barangay nutrition scholars sa Quezon Province. Narito ang report ni Paul Hernandez. Sabay sa pagdiriwang ng Nutrition Month ngayong Hulyo, kinilala ng pamahalaang panlalawigan ng Quezon ang mga barangay nutrition scholar, municipal nutrition and action officer and coordinator, pati ang provincial nutrition council sa papel at kontribusyon nila sa pagsusulong ng malusog na komunidad. Sa 9th na taon ng Barangay Nutrition Scholar Convention, hinamon ng pamahalaang panlalawigan ng mga local nutrition officers na bumuo pa ng mga hakbang at programa para masustain ang yamang pangkalusugan ng mga barangay, lalo at naalis na sa top spot pagdating sa malnutrition ang lalawigan ng Quezon. Dapat daw itong mapanatili. Hinira ngayong taon ang Bayan ng Humalig bilang Most Improved LGU pagdating sa nutrition program. Ibibigay halaga at importansya sa kasipagan ng ating mga Municipal Nutrition Action Officers, Assistant Municipal Nutrition Action Officers at ng ating pong 1,600 BNS o Barangay Nutrition Scholars sa lalawigan ng Quezon. May pa-zumba sa assembly para ma-achieve ang healthy body na mahagi rin sa mga LGU ng iba't ibang nutrition commodities. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Kinilig si Rita Daniela ng makatrabaho si Bea Alonzo sa Widow's War. Samantala, ibinahagi ni Sanya Lopez ang kanyang paghahanda sa kanyang role sa Pulang Araw. Narito ang report ni Hazel Alviar.
First time makatrabaho ni Rita Daniela si Bea Alonzo, kaya naman na-excite daw siya at kinilig ng makaeksena niya ito. Itinuturing niyang big comeback sa showbiz ang pagiging bahagi ng murder mystery series sa Widow's War. Matatandang 2 taon din siyang nagpahinga sa pag-arte ng isilang niyang kanyang anak. Ano kayang magiging connection niya sa karakter ni Bea na si Sam Castillo? Abangan ang kakaibang karakter at acting skills ni Rita sa Widow's War, 8:50 p.m. Bilang paghahanda sa kanyang role sa upcoming series sa Pulang Araw, nagpakwento at nanood daw si Sanya Lopez ng mga documentaries tungkol sa World War II. Ibang-iba raw ang kanyang role dito kumpara sa mga naging karakter niya sa mga nauna niyang proyekto. Bibigyang buhay niya ang karakter ng isang tanyag na vaudeville star mula sa isang mayamang pamilya noong 1940s. Pero kalaunay mapipilitang maging isang comfort woman nang dumating ang mga Hapon sa Pilipinas. Mapapanood na ang Pulang Araw sa GMA Prime sa July 29. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Natimbog ang 2 lalaki sa isinagawang by-bust operation ng Batangas Provincial Drug Enforcement Unit at Batangas Component City Police Station pasado alas 10 ng gabi noong Lunes sa Barangay Alangilan sa Batangas City. Ang nakumpiskang hinihinalang shabu mula sa mga sospek tumitimbang ng humigit kumulang 50 gramo at nagkakahalaga ng humigit kumulang 340,000 pesos. Hinalam pa ng pulisya kung may kaugnayan ito sa ilang drug by-bust operation nitong mga nakaraang buwan na umaabot din sa milyong halaga ng hinihinalang shabu. Patuloy rin umano ang pangangalap na impormasyon ng pulisya kung saan nanggagaling ang malalaking halaga ng hinihinalang shabu na nahuhuli sa mga sospek. Nasa temporary custodial facility na ng Batangas Police Provincial Office ang 2 sospek na nahaharap sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Panawagan ng pulisya sa publiko na agarang idulog sa otoridad kung may mga mapansin silang kahinahinala sa kanilang lugar. Pwede nyo pong iparating to sa mga malalapit na police station. At the same time, pwede nyo pong iparating sa amin gamit ang mga numerong ito. Or pwede rin po sa social media, dito po sa aming Facebook page, ang Batangas Police Provincial Office. Mga kapuso, 2 weather systems pa rin ang nakakaapekto sa ating bansa. Yan pa rin ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ at Easterlies. Ang ITCZ ay bahagi kung saan nagsasalubong ang hangin mula sa Northern at Southern Hemisphere, habang yung Easterlies naman ay ang mainit na hangin galing sa karagatang Pasipiko. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Mindoro Provinces, Cavite, Rizal, Laguna, Batangas, Quezon at Palawan. Posible ang malalakas na ulan na maaaring magpabaha o magdulot ng landslide. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa dahil sa thunderstorms. Nagpapatuloy ang National Learning Camp para sa grade 7 hanggang 10. Samantala, ang bilang ng mga estudyante tumaas ng 50% kumpara noong 2023. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Tumaas ng 50% ang bilang ng mga estudyanteng sumasa ilalim sa National Learning Camp o NLC sa Bulbok Integrated National High School sa Lipa City. Mahigit 120 learners daw ang nasa Learning Recovery Program ngayon ng DepEd mula sa 50 to 60 students noong isang taon. Ang NLC, tugon para mapaghandaan ng mga mag-aaral ang school year 2024-2025 na magbubukas sa July 29. May intervention camp, consolidation camp, at enhancement camp sa programa. Para nga dun sa mga learning losses natin, especially po para sa ating mga struggling learners po. So, dito po sa camp natin, tinuturo po natin yung mga topics na medyo nahirapan sila. May ilang pumasok sa NLC para linangin pa ang galing sa academics, voluntaryo o walang pilitan sa NLC. Pero hinikayat daw ng pamunuan ng eskwelahan ng mga magulang. Isali rito ang mga nag-aaral na anak. May mga magulang na tumugon. At may mga magulang na kita nila yung kakulan ng anak kanilang mga anak. Kaya minsan nga may pangyayari na ayaw na ni bata na ng kanilang anak pero gusto ng kanilang mga magulang. So hanggang sa sila'y nag-usap.
grade 7 hanggang grade 10 ang sumasailalim sa programa kung saan binibigyang atensyon ang pag-aaral sa English, Science and Math. Volunteer teachers ang nagtuturo na bibigyan ng service credits. Hanggang July 19 ang itatakbo ng NLC. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas Huwebes, July 4, makakaranas ng kawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa Lipas City, Ibaan at Rosario, Batangas. Magsisimula ito alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng pagpapalit at paglilipat ng mga poste na apektado ng DPWH road widening projects, kalinsabay ang road clearing ng mga linya. Mga kapuso, ang kwento ng pagbangon at pagpupursige ng isang single mom na namatayan ng anak dahil sa dengue, ating tunghayan sa report ni Denise Abante. Sabi nga nila, walang hindi kakayanin ng isang ina para sa kanyang mga anak. Kahit pa mag-isa na lang siya, maitaguyod lang ang pamilya. Para sa 38-anyos na single mom na si Ken mula Batangas City, hindi raw sapat ang salitang sakit at pighati sa dinanas matapos mawala ang bunsong anak taong 2019 dahil sa dengue. Tripleng sakit pa raw dahil wala na rin siyang katuwang sa buhay kaya mag-isang sinikap makaahon sa sakit na pinagdaanan. Pinilit daw niyang bumangon para sa isa pang anak. At ang pagkawala ng isang anak, ginawang inspirasyon para makapagtayo ng sariling negosyo. Ipinangalan niya ito sa kanyang namayapang anak bilang alaala at ang naisipang negosyo, makapagbibigay ganda sa iba. Kaya naman, kilay is life, ika nga nila. The pain is just too much. So halos isang taon ako na undergo ng anxiety and depression. So for more than a year, na-realize ko, may isa pa akong anak eh. So lahat ng pera namin naubos, yung income ko from abroad. Sabi ko, hindi pwedeng ganito. Kasi may isa pa akong anak. Parang kasalanan maging ka-happy noong time na yun. I decided, sabi ko, babangon ako ulit, magsisimula. Sinimulan niya raw mag-training para matuto sa negosyo ng pagkikilay. Wala naman daw sa plano na ito ang tatahaking linya, pero masaya siyang ang alaala ng anak mananatiling buhay. Ang greatest fear no sa mami na nawalan ng anak is dumating yung time na makalimutan na yung anak mo na nag-exist sa earth. So sabi ko, hindi pwede na wala na nga siya physically, hindi pa siya maalala. So sabi ko, I need to make a name for my child. Sabi ko, basta any business na magdadala ng pangalan ng anak ko. Sa ngayon, isa na sa kinikilalang kauna-unahang organic aesthetic clinic ang kanyang negosyo sa buong lalawigan kung saan nag-o-offer ng dekalidad na brow tattoo service, lip tattoo at iba pang pampaganda. Kaya mapadalaga o senior citizen, in demand ang business niya. Ang 64-anyos na si Gloria, hindi papahuli riyan. Kahit naman medyo may edad na ako, kita ko naman na dapat ay medyo presentable pa rin sa tao. Isang inspirasyon sa mga kababaihan at negosyante ang tingin ng matalik na kaibigan ni Ken sa kanya. Napaka masigasig at saka hindi siya nagigive up. Hindi siya natatapos sa isang bagay lang. Napakatiyaga niya sa lahat. Hindi siya bumibitaw kung ano man yung pagsubok na dumadaan sa kanya. Wish granted daw para kay Ken na hanggang ngayon, hindi nakakalimutan ng mga tao ang kanyang anak. Daladala pa nila sa kilay nila. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapusong super mom, humanda na at magtungo sa SM City Santa Rosa sa Santa Rosa City, Laguna sa Sabado, July 6. Ito na ang inyong pagkakataon para ma-meet up close and personal ang kapuso mom na si Winwin Marquez sa Super Moms Club Meetup alas 2 ng hapon. See you there, mga kapuso! Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.